Yo, what up? This is Aaron Chango at welcome na pala sa Rius Vlog TV. Kamusta mga haters? Sa kubain yung nalis. Sa kumpay pa mga plano ng mga putang nabis. Yo, what up? This is Aaron Chango. So, ito nga pala yung part 3 ng aking vlog. Paumanhin kung medyo natagal lang tayo sa ating session kasi medyo busy lang tayo kaya ganun. So ito yung part 3 kung saan naman ipapakita ko yung mga simpleng cut or basic cut na pagdating sa music editing na aking ginagamit. And sana makatulong to sa inyo kahit papaano, lalo na sa mga bagong gustong mag-arranger or mag-music. Pumasok sa isang music editing. So, ito yung part 3 na binlog ko nung nakaraan kasi last month. Binlog ko kasi yung tungkol sa kung paano magkaroon, kung paano mag-record sa isang music software. So, ito naman yung part 3. Katulad ng itinangako sa inyo na kung paano naman na mag-vocal edit. Actually, yung papakita ko rito is hindi naman siya yung totaling as a pang-professional na editing. Tuturo ko lang sa inyo kung ano yung basic. Yung mga basic lang na natutunan ko at aking konting kaalaman. And sana magustuhan nyo. So, let's go! Yo, what up? This is Ari Chayo again. So, dito tayo ngayon sa kung paano magpantay ng mga wave ng vocals and kung ano yung mga dapat pindutin. Mamaya ituturo ko sa inyo isa-isa. So, andito tayo ngayon sa isang software. Usually kasi ang ginagamit ko is Adobe 1.5. Come on, yo! Yan yung isa sa mga madalas or laging ginagamit ng mga arranger, ng mga music editor, karamihan talaga. Ito yung Adobe 1.5. So, ituturo ko lang sa inyo kung ano yung basic. Mga basic lang, kung ano yung shortcut, kung ano, kung paano putulin yung mga at pagpantay-pantayin yung mga wave. So kung nakikita nyo dyan dito ngayon sa screen sa ating monitor, may nakikita ko yung mga wave. Yan, yan yung mga vocals. Actually, ito yung isa sa mga ginagawa ko ngayon. Lalabas to sa isa sa in the digital platforms. Tayantay lang kayo. And so ito ipapakita ko, ito na lang din ang gagawin kong samples para makita nyo kung ano yung mga dapat pindutin or kung paano magpantay ng mga wave ng vocals na ni-record. So start tayo ngayon, no? So kung napapansin nyo, again, ito yung may mga waves, no? May mga wave yan, tapos may yung nasa taas, yun yung beat. Yan yung beat. Then yung etong mga nasa baba, kung nakikita nyo, yan yung mga vocals, yung mga fillers na tinatawag, yung mga punch in sa old school na tinatawag. Okay, so start tayo, no? Ayusin ko lang saglit ha, para makita nyo. Ayan. Sensya na kayo at medyo pabingi yung ating monitor. Pero sana pagtiyagaan nyo na. Ayusin ko lang saglit. Okay. Yan. So, ito. Ang gagawin ko is imi-mute ko yung beat. Kasi may beat na to eh. Ito, yung kung may makikita kayong kulay green na M. Yun yung ibig sabihin, yun yung mute sa Adobe 1.5. So, yan. Nakamute na siya. Pinindot ko yung dalawa kasi ito yung dalawang beat eh. So, ito ngayon yung vocal. Yeah. Paparinig ko lang sa inyo, no? Kilabot ng dugong punero mo yung sasabak sa gera! Yun. Actually, kung ito, ang gagawin ko ngayon is papatayin ko siya.
So para makita mo yung mga wave kung pantay-pantay siya or hindi, kailangan mo i-zoom in. So need mo i-zoom in. Etong green na line kung makikita nyo. Yan na, yung green na line. Pag inatak mo kasi yan gamit ang mouse, naka-zoom in yan, 'di ba? So pag ginanyan mo siya, mas lalong lalaki. Pag inatak mo pabalik, idiit. Okay? Pero pwede naman siyang gamitin yung scroll. Yung scroll ng mouse nyo. Yan. Yan. Yan, pwede. Pero ako kasi, ginagawa ko na lang talaga manual. Nililiitan ko to, maigi. Yan. Talagang sinu-zoom in ko. Okay? Yan. So, nakita nyo na yung wave, no? Yan, yung wave. Pansin kayo, may cut na. Actually, ginagawa ko na siya kanina pa. Inumpisa ko na siyang i-edit. Pero, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano. Okay? So, nandito tayo ngayon sa wave ng mga vocals. Yan, no? So, medyo isi-zoom in ko pa. Okay. Ginamit ko na yung scroll ng mouse para yung pinak. Ayan, no? Kung napapansin nyo siya ngayon, pweh, nabubulol ako. Kung napapansin nyo siya ngayon, naging, ano na, yung pinaka-wave niya. Naging pino na. So, ang gagawin nyo ngayon dyan is, pag ko lang itong aking, para makapag-edit na ako. Yan. So, ang gagawin nyo dyan ngayon is, since na ito yung zoom, medyo as in pipinuin ko na maigi. So, kung nakapapansin nyo yung mga wave, yan yung papantayin nyo. Yan yan, no? Pag niliitan ko, ito siya. So, pag sinoom in ko pa masyado, yan. So, kung napapansin nyo, ito, example. Ito, tsaka ito, hindi pantay, no? So, ang gagawin mo dyan is, para magamit mo siya, pindutin mo yung control sa yung keyboard, control V. Control V, ayusin ko lang ito ah. Medyo maluwag ng aking tripod. Control V. Pag kinontrol B mo yan, lalabas yung arrow. Ito. So, para mausog mo yan, halimbawa, ito hindi pantay, di ba? So, ang gagawin ko, ipapantay ko siya ng konti. Then, yan. Control V. V as in victory. So, paano mo siya iusog? So, ang gagawin mo, pipindutin mo naman is control. Control S. What? Ayaw. Or pag hindi gumana yung control S, meron doon sa taas yung mga manual. Ito, ito lang usually ginagamit dyan. Yan. Yung move copy at saka yung time selection, karamihan. Ayan, no? Control S. Oh, makikita nyo naman dyan eh. Pag tinutok mo yan, merong may Control R, Control S, Control V. Yun yung mga shortcut. Okay? So, dito tayo ngayon. So, may makikita kayo, di ba, alimbawa, pinindot nyo na yung time selection tool. So, may makikita kayo dyan na dilaw na line. Ito, ito. Yan. So, ang gagawin nyo dyan, iusin ko lang ha, mga kapatid. Asensya na kayo, medyo tabingi ang ating para ma-move nyo siya is gamitin nyo yung crosshair sa keyboard or yung arrow, yung up and down, left, right, left, right.
So, ang gagawin nyo lang, ang gagamitin nyo lang is yung left and right. Okay. So, ang gagawin ko, imumove ko siya ngayon. Okay, pansin nyo, gumalaw yung yellow arrow. Ayan na. Ayan. Yung naka-gray, yan po yung bitmin. Mute ko lang siya. So, ayun. Ayan, katulad nito, may nakikita kayo, no? So, ito nga pala. So, halimbawa, ito hindi pantay. So, nag-move kayo yung yellow. Yung dilaw. Kita niya hindi pantay. So, itong linya na to, gusto mo ikat para mapantay rito. Ang gagawin nyo is Control K. Magka-cut dyan. Control K. Ayun. Ngiting ko ha. Ngayon, pagka mali naman ang kayo ng cut, or meron kayong i-undo na tinatawag, Control Alt Z or Control Z. Yan. Then yung V, yun yung move. So kinat ko na halimbawa, no, kinat ko na siya. Busog ko siya ngayon, Control V, then yung mouse ang gagamitin. So gagawin natin ngayon is i-move natin siya ngayon ulit. Pabalik tayo na Control S para bumalik doon sa itong arrow na to. Okay, so nag-move na yung dilaw kung napansin nyo, no? Balik tayo, ayan. Ayun, katulad nito. Tulad dito, di siya pantay, di ba? Kung napansin nyo yung wave. Yan, di siya pantay. Wait. Di siya pantay. So, ang gagawin ko ngayon, papantayin ko siya. Okay. Kita lang natin para kita. Kasi usually, karamihan talaga sa ranger, talagang pinong-pino kong gumawa. Talagang batak na batak yung wave niya para kita-kita yung wave, yung wave ng vocals. So, ako kasi, pinapakita ko lang dito kung paano mag-cut at paano magpantay ng vocals. Okay. Lang, ah. So, ito yung arrow na dilaw. So, move ka lang. Move mo lang siya yung arrow crosser mo. Ayan, katulad nito, hindi pantay. Diba? Ayan, ah. Ito. Pansin nyo to, yung wave na to. Hindi siya pantay, diba? So, para magpantay yan, at gusto nyo siyang ikat, Control K. Pansin nyo, wala siyang ano, di ba? Wala pa siyang cut. Control K. Pag kinilik mo ulit yan, cut na yan. So, mamumove mo na siya, pwede mo na siyang iusog dito. Okay. So, move tayo ulit. Hanggang sa mapantay-pantay mo na yung mga waves ng vocals. Yun. Actually, mahaba to eh. Kung gagawin natin, ayan, no? Gagawin ko lahat isa-isa, abutin tayo ng mga ilang oras dito. So, ito, isa pang sample. Nakita niya yan, di pantay yung waves, di ba? So, gawin ko, para magpantay, zoom in ko siya. Yan. Ito yon, ito siya. So, di pantay, nakadugtong siya rito, so need mo ikat. Gagawin mo, Control, K ulit. Click mo yung wave na wag mo i-double click kasi pagka di-double click mo yan, magaganyan yan. Well, tungkol naman sa ganyan, ituturo ko rin yan sa susunod kung paano yan. So, balik muna tayo sa multitrack. So, iusog ko na siya para magpantay sila. Yan. So, pansin nyo, medyo napantay na siya. Pero yung iba talagang arranger talagang sinusum in nila yan, as in ganyan. Yung halos wala ka na makita. Titignan nila itong mga wave na to kung pantay. So, yun. And, ano pa ba?
Sa next vlog ko naman, ipapakita ko sa inyo kung paano naman siya mag lagyan ng effects, lagyan ng mga equalizer kung paano. So itong part na to, part 3 na to, pinapakita ko lang kung paano lang mag-cut ng wave ng vocals, and sana may nagustuhan, may natutunan kayo dito sa vlog ko na to. Damn, that DJ made my day. Again, this is Arrange IO. Sana nagustuhan nyo tong simpleng vlog ko, at may natutunan kayo sa pag-edit ng or pag-cut ng vocal sa Adobe 1.5. Yun. So, sana meron kayo natutunan sa aking vlog, sa simpleng vlog, bagamat maikli lamang yun. Pero sana meron kayo napulot kahit pa paano, konting aral, lalo sa mga gustong matuto sa music editing. Yung pinakita ko po na yun is basic lang naman po yun. Hindi pa, marami pa kayong pwedeng matutunan, marami pa kayong pwedeng gawin pagka nasimulan nyo na yung music editing, or yung mga gustong maging arranger, yung mga music editor. Marami kayong matututunan unti-unti. Step by step lang yan. Yung pinakita ko, ulitin ko is basic lang po yun, kung paano lang mag-cut ng vocals, at kung paano magpantay ng mga waves ng vocals dun sa mga fillers, sa mga double track na tinatawag, and yung main vocals. Matututunan nyo rin yan. Siguro tatalakayin ko rin yan sa mga susunod na vlog ko. Tapusin lang natin to sa music editing, no? Well, kung meron kayong mga suggestions or any comment, or meron kayong gusto pang matutunan tungkol sa music editing, huwag kayong mahihiyang mag-comment dito sa aking vlog, and subscribe sa aking YouTube channel, and click the bell button para updated kayo sa aking mga bagong ilalabas na vlog, and then syempre sa mga bago ko rin ilalabas na music, and abangan nyo pala ang aking second EP album. Malapit na siyang ilabas, medyo inaayos pa natin. Ipa-vlog ko yan dito sa aking vlog sa susunod siguro, or bago lumabas. Abang-abang lang kayo. Again, this is RHIO. Peace out. Thank you.